So what is up again mga ka-Uzi? Here we go sa ating DIY automatic fan. Tapos inalis natin yung fan nitong magneto. Mas magiging maganda yung flow ng ikot ngayon ng magneto natin dahil walang resistance ngayon ng hangin. Yan, so ito ngayon yung ginawa ko na. Hindi ko na naipakita. So nilagyan ko ng mga washer. Ito, bola to ng Mio. Mga na-scrap ko lang. Para pag nilagay natin to mga kosi, hindi tumatama ito dito sa magneto. Ang gagawin natin mga kosi, ito mismong fan na to, ang magpapa-on sa kanya ay itong thermal switch na kapag ka nag 85 degrees na, mag-on siya. So ngayon lalagyan natin to ng relay at sa battery. And then ito lalagyan na natin. Nasukat ko na to. Marami nagsasabi na hindi raw matibay itong fan na ito, pero tatry ko pa rin. Sayang naman yung bili ko. Mura lang din kasi to. Ayan. So water resistant din siya, naka-seal. So ikakabit ko to ngayon. And then ito 22mm ang butas nito mga ka-Uzi. Ayan. Dito natin ilalagay after ng radiator. Ayan, dito. So, kabit natin mga ka-Uzi. Habang kinakabit natin mga ka-Uzi, shoutout muna tayo in 3, 2, 1, go! Yan, nakabit na natin. Di ba? Hindi na siya tumatama sa magneto. Yan, so ang fan natin ay pahigup. Yan, tas dito exit. Yun. Then, ilalagay natin to. Pero para malagay natin to, kailangan lagyan natin ng spacer ngayon. Yan, so nasukat ko na yan. Ang ilalagay kong spacer mga ka-Uzi ay yung mga stock ko ng Aerox. Dalawa. Puro tiga-tigalawa. Then, bagong screw. So, kabit natin mga ka-Uzi. Okay. Lagyan din ng washer. Medyo malambot kasi yan. Yung aluminum. Yan. So, wag na munang sikipan. Wag niya munang sisikipan mga ka-Uzi. Situate na pantay. Yan. Dalawa ulit na roller. DIY lang tayo. Wala akong spacer. Pero kung may maganda kayong spacer, yun ay ilagay nyo. Dalawa ulit para dito sa taas. Yun oh. Tapos tapat nyo lang. Dahan-dahang higpitan. Situit na hindi tumatama sa tornilyo yung ano yung radiator. Sinukat ko na kasi yan. Ayan. Naikabit na natin mga ka-Uzi. Check natin. Yan o. Yan yung clearance niya. Meron pang konting clearance. Yan o. Ayan o. So, ganyan siya. De, wala akong fan dito sa harap. Ngayon, ang gagawin ko dito mga ka-Uzi, lalagyan ko to ng scoop para pag nananakbo ko, may passive pa rin na hangin na pumapasok dyan.
Then pag na-reach na 85, tsaka pa lang gagana 'yung fan, pahigop. Yan. Yan, lalagyan ko ng scope dito baka 'yung nabibili na carbon. Yan, tapos lalagay natin dito sa bracket dito. Yan dito. Yan, oh, ganda, oh. So ayan mga ka-Osi, nayari na natin. Hindi ko na pinakita yung pag-i-install, pero sasabihin ko rin sa inyo, ito positive negative, ingat lang kayo, dapat magkaiba yung wire na yan. Since na wala na akong wire, tinandaan ko lang talaga. Yung positive mga ka-Osi, dito yung isa sa switch ng yung thermo switch, tapos yung isa sa thermo switch ay positive ng fan. So ito yon, positive nung fan and then positive nung sa battery. And then yung sa fan na isa is sa negative. Yun lang, ganun lang siyang kasimple. Ang downside nito mga ka-Osi sa ganitong wiring is kahit nakapatay yung inyong motor, ay gagana pa rin yung fan pagka hindi pa rin bumababa sa degrees. Let's say 85, pagka nasa 86 yun, hindi pa rin mamamatay yung fan. Pagka nag 85, 84, tsaka pa lang siya mamamatay. So, pwede nyong i-wiring yon na kapag ka mag-on kayo ng motor or off, pagka nag-off kayo ng motor, mamamatay na rin yung fan regardless kung gaanong kainit yung inyong coolant. So, maganda ring style yon. Baka gawin ko rin ganun eventually. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. And then, sige, start natin. Yan. So, nasa 43 ako. Ang thermo switch kong nakalagay is 65. So, i-update ko siya na 85. So, medyo nagkamali lang ako ng bili. Dapat yung mas malaki yung bilog. Baka ipamodify ko na lang to. Kasi masyadong mabilis yung 65. Oh, hindi pala 55. Hindi pala. Kasi 54 pa lang is gumana na siya. So, mali yung aking thermo switch na nakalagay. Dapat kapag ka 85 degrees is tsaka pa lang siya mag-on. So, siguro nasa 55 lang to or 50. Ayan, oh. Meron siya dito. Pero humihigop siya ng hangin, pahigop. Sige, patayin natin. Ayan o, pinatay ko na yung COC yan, pero gumagana pa rin yung fan. Ayan, nandito yung hangin, malakas. Siguro gagawin ko modification, pagka naka-switch on yung motor, tsaka pa lang siya gagana. Baka maglagay ako ng relay, something ganyan. So, yan yung basic wiring, pwede nyong gayahin yan, or pwede nyo mas pagandahin, kayo ang bahala. Ayan, gumagana pa rin siya. So, masyadong mababa yung thermo switch. Dapat nasa 85 man lang bago siya mag-on. Ito, yung fan. Ayan o, lakas ng hangin mga kosi. Ayan, para marinig nyo. Yan o, namatay na siya. So, yun. Yan ang ating system na yan. Maganda yan. Siguro ipapalish ko pa. I-update ko sa aking FB page na OC Rider. Kung hindi ka pa nagsasubscribe mga ka-Osi, please do subscribe. At sa OC Rider FB page, mag-follow ka rin and mag-like para maging updated ka sa mga vlogs ko. And then doon ako nag-update palagi sa OC Rider. Yun mga ka-Osi, hanggang dito na lang. Always ride safe. Peace.